Good morning again guys. So mayroon tayo dito ngayong tanggap na Epson L360. So ang complaint dito ng owner ay hindi daw nag-feed yung papel. So try muna natin mag-test print para ma-confirm natin yung issue niya. So, punta lang tayo guys sa printing preferences, then maintenance para makapag nozzle check tayo. So, click na natin yung nozzle check pattern. So, mag-check din natin dito sa nozzle check yung quality ng ating printout at the same time yung feeding niya kung okay ba siya. Kaya lang natin mag-feed guys. Observahan natin itong papel. Ayan o. So, nagpipid siya. Kaya lang, misfeed. Ayan, tuloy-tuloy lang siya. So, ganun yung kanyang problema. Tuloy-tuloy lang. Nagpipid siya. Kaya lang, tuloy-tuloy. So, try uli natin. Uli natin mag-print. Yan, observahan niyo yung papel. Yan, oh. So, nagtipid siya. Ayun, oh. So, ngayon okay siya. Ayun, nag-print siya. So, kaya lang, medyo wala yung magenta at saka yung yellow. Saka medyo pangit yung cyan niya. Balak lang yung okay. So, try pa natin ulit. Isa pa. Ibig sabihin, nagpipid siya minsan, minsan hindi. So, yung mga ganitong issue guys, normally sa sensor, sa kanyang feeding sensor, or sa feed roller niya. So, gagawin lang natin dito, ililinisin lang siguro natin yung sensor at saka yung feed roller. So, ganun ang gagawin natin guys. Sana natin, kailangan nating baklasin to. So, patay muna natin yung printer. Subutin natin yung USB cable at yung power cable. Kailangan natanggalin muna dito yung scanner unit. Yan, ganito lang pagtanggal ng scanner unit. Isang screw lang yun. Then matatanggal mo na siya. Yan. Yan, ito naman. Screw dito sana. Yeah.
Ito may isang screw dito para matanggal natin yung pinaka-cover noong feed roller natin. Okay. Matatanggal na natin to. Ayan. So, pwede natin i-check yung roller o pwedeng linisin lang muna natin. Gagawin natin dito. Ginagawa kong panlinis dito, simple lang naman, alcohol lang, so inisprayan ko lang ng alcohol yung basahan, then ilinisin ko itong roller, punas-punas lang, kasi habang tumatagal to, nangyayari dito, dumudulas na siya. So, wala na yung kumbaga parang sa gulong, hindi naman siya kalbo, kaya lang medyo pag madumi na mabuhangin, ganun, dumudulas siya. Muna natin tong ano, carriage niya. Nasa natin yung alikabok. Yan, move natin yung carriage papunta sa gitna. So pinapid ko yung roller para malinis naman natin yung bandang likod. Kailangan linisin natin yung buong linalapatan ng papel para maganda yung magiging feeding niya. Ngayon dito sa mga ganitong roller, pwede naman natin itong hindi muna palitan. Halimbawa, wala pa tayong pamalit. So, linis lang. O then, pwedeng pag manipis na, pwede natin siyang temporary, build upan natin siya. So, okay na to. Balik na natin yung... So, yun guys, kung nakikita niyo yung aking kamayan. So, kwentuhan ko lang kayo kung bakit nagkaganito to. Yan, oh, naglalak na siya. So, dati naman hindi ako printer technician. Kaya lang, nung panahon ng pandemic, nawalan tayo ng pwesto. Tapos, nagkasakit pa tayo ng chronic kidney disease o kidney failure. So, hindi na tayo makapag-work sa field. Kaya, pinag-aralan ko mag-repair ng printer nung panahon ng pandemic sa mga laptop. So, ang nakasira ng kidney natin ay dahil sa ating gout o uric acid yan. Ito, nangyari o, nagkaroon na siya ng crystallization then tumigas sa ating mga joints. Kaya medyo na-deform yung ating daliri. So, iwasan nyo guys yung mga pampataas ng pagkain at nagpapataas sa gout o uric acid kasi pwedeng mangyari din ito sa inyo. So late ko na kasi nalaman na yun pala yung epekto. Kasi ganun talaga tayo minsan. Pagka okay pa ang nararamdaman natin, okay lang, tuloy-tuloy lang. Pero hindi natin alam, nagkakaroon na pala ng mga deposits. Yan. Pero kahit ganitong kalagayan natin ngayon, yan, hindi tayo pwedeng tumigil. Kasi kailangan nating suportahan yung ating dialysis treatment.
the same time yung ating pamilya, kasi may umaasa pa rin sa ating mga asawa natin, anak natin. So kailangan natin talagang magsikap na makapag-work pa rin. Ayan. So especially ang mahal ng dialysis ngayon, kaya kailangan talaga nating mag-work. Hindi na naman natin pwedeng iasa lahat sa ating mga kamag-anak, lalo na wala naman tayong masyadong makukuha sa kanilang suporta. Hindi naman pwedeng umasa lang tayo pati sa gobyerno. So kailangan din tayo na talagang mag-work kahit na medyo hirap tayo, pero ganun talaga. So ito, kailangan lang natin dito linisin, guys, yung sensor dito, yung feed sensor. So madali lang naman siyang linisin, kasi pwede tanggalin muna itong flex. Yan, para mas madali natin siyang ma-access. Yan, eh dito lang sa portion na to. So pwede natin siyang toothbrush lang. Yan. So, toothbrush lang ginagawa ko panlinis dito. Nalinis na natin itong sensor. Okay naman. Sampang natin na ang power cord. Kone-kone natin ang USB cable. So guys, gagawin nyo sa ganito, huwag nyo muna ibabalik yung mga cover. Testingin nyo muna. Kasi mamaya pag nabalik nyo na, taas may problema, kalas uli kayo. Ayan guys, yung kwento ng buhay ko, eto. So, CKD patient tayo, dialysis patient. At the same time, PWD na rin tayo, gawa ng nangyari dito sa ating mga kamay. So, pero huwag kayong mahihinaan ng loob, mga ka-printer. Kasi, siyempre, tulad natin, wala namang ibang susuporta, kundi sarili lang natin. Kaya, Tuloy lang ang buhay. So huwag tayong magpapa-apekto dahil sa ating karamdaman, hindi na tayo magtatrabaho o manghihina na tayo. So lang mangyayari sa atin. So ito guys, mapansin nyo, normal lang tong ganitong error kapag hindi nakakabit yung scanner unit. Kasi ibig sabihin yan, error yung scanner kasi hindi nga nakakabit. Pero makapag-test pa rin tayo ng print. Importante naman dito, matest natin yung feeding niya. So ito, yan. Dito yung laptop ko. So matest natin yung feeding niya kung okay siya.
Okay, so test print muna uli ako. Ayan guys, so nag-print naman siya. Ayan. So okay na yung feeding. Ngayon, ang to-trouble natin ngayon yung quality ng print kasi wala siyang cyan at saka yellow. So try ko muna mag-head clean. Mag-head clean muna ako. Itong ginagamit kong tools dito, guys, ito yung dito lang sa printer and scanners. So, punyatahan ko lang yung Epson L360, then yung printing preferences, tsaka maintenance. So, sa maintenance, makikita mo na yung nozzle check, tsaka head cleaning. So, yun lang ginawa ko muna ng head cleaning process kasi pwede rin namang mag-head clean ka using yung adjustment program. Kasi doon sa adjustment program, meron siyang head cleaning na strong and medium, weak, strong and medium. So dito ay yung pinaka normal na head cleaning lang, wala siyang options kung strong o super or strongest or super strong. So dito na lang muna tayo mag-concentrate yan. Mag-head clean na siya. Yung pag-head clean ito, guys, maabutin din siguro ng more than a minute. Pero, yun, hintayin nyo na lang. Yan, tatapos na. So, pagka-head clean natin, magno-nozzle check ulit tayo para makita natin kung nagbago ba yung quality. Kasi, sa ngayon, ito yung print natin. So, tingnan natin sa bagong nozzle check pattern. Yan. I-print ako ulit dito guys ng nozzle check pattern sa aking laptop. Ayan. So, nagpiprint na siya. Abangan natin dito. So, ayan guys. So, wala pa rin siyang kulay. So, ang gagawin natin dito, yung basic muna. Tulad niyan, walang lumalabas na kulay. So, ang una natin gagawin, turn off muna natin to. Ayan. Tapos, i-move natin yung carriage papunta dito. Then, i-remove natin yung cover ng damper o cartridge. Then, tanggalin ang damper kasi minsan ang basic nito kapag ka ganung ayaw maglabas ng kulay, ibig sabihin naubusan na ng kulay yung cartridge niya. So possibility wala nang laman yung mga cartridge na to. Lalo na yung magenta and yellow na hindi nagpo-produce. So ito yung unahin muna natin tingnan yung black. Oh, so wala na halos yung laman. Then sunod yung yellow. Ayan oh guys, mapapansin nyo empty na siya, wala nang laman. So kahit anong head clean mo diyan, hindi talaga yan maglalabas ng ink o magpiprint ng ink kasi nga wala na laman yung damper, so naubos na. Kalimitan nangyayari to pag matagal yung ginagamit yung printer, magenta wala na rin, so yung cyan halos wala na rin. So kalimitan nangyayari ha, kapag matagal yung ginagamit yung printer o kaya naman matagal na pa stuck yung printer. So very basic din lang naman to guys, ang kayang-kaya nyo to sa mga
user level, may mga repair kasi na technician level at user level. Itong mga ganito guys, kaya ng mga user level lang to. Ingatan nyo lang na matalsikan ng ink yung inyong printhead. So gagawin nyo lang dyan, gamit lang kayo ng suction pang, no, yung syringe, then higupin nyo lang yung ink dito sa nozzle ng damper o cartridge yan, hanggang sa magkaroon ng laman ng ink yung damper. Ayan, so may laman na siya. Make sure guys na bago nyo gawin to, kailan may check nyo muna yung laman ng tanke nyo dito kung may mga laman, kasi baka mamaya wala na rin, higop ka ng higop. Ayan, pagka nahigop mo na, balik mo lang. Ayan. Tapos sunod naman natin yung magenta. Ayan. So hila lang, higop lang. Ayan. So nagkalaman na siya. Ayan. So balik natin. Ayan, sunod naman yung yellow. Ayan. Ayun, so may laman na. So, saka balik natin uli. Yung last natin ay yung black. Higop na natin lahat yung nalagyan na natin lahat ng laman yung damper. So ang next na kailangan gawin natin, i-head clean uli natin. So ang gagawin ko ka dyan guys, eto, gumagamit ako ng cleaning solution, pinapatakan ko muna itong tapping unit niya. Bakit ko pinatakan yung cupping unit? Para ma-flush na yung mga natirang ink o tumigas na ink dun sa parts unit natin, dun sa hose. So pagka nag-head clean ka, malilinis din yun. At the same time, may higop din yung ink dito. So mas magiging maganda yung flow ng ink papunta dun sa wings ink pad natin. Ayan. Okay, so test muna ulit tayo. Buhayin ko na tong printer para makapag nozzle check tayo. Pala guys, nagkwento ko na rin sa iyo. Isa sa reason kung bakit ako nag-start na mag-vlog nito, kasi gusto ko, una talaga sa purpose ko is ma-share ko yung knowledge dun dito sa iba. Kasi, alam nyo naman, sa mga katulad ko na mga ganitong sakit, kumbaga, sabihin na natin medyo hindi na ganun kahaba magiging buhay natin dito sa mundo. So, maging part ko man lang sa community o sa mga followers ko, ma-share ko yung konti kong nalalaman dito sa pag-repair ng printer. At siguro kung interesado sila, maging mapagkakita din nila in the future. Yan. Then, isa pa, siyempre, pagka nag-vlog tayo, pwede tayong ma-monetize. So, pag na-monetize tayo, at least makakasuporta din ng kahit papaano sa ating dialysis treatment. At kung siswertihin pa na medyo lumaki ang kita natin, pwede pa tayo makatulong sa iba nating dialysis patient. Kaya yun guys, paki likes and comment lang kayo doon sa mga videos ko kung nagustuhan nyo. Tapos paki follow na rin ako. At paki share nyo rin to para mas maraming makaalam. At isa pa, mas matulungan yung page natin na mapabilis na ma-monetize. Okay, so ngayon, test print muna ulit ako. Ah, head clean pala muna tayo guys. Kasi naging humigop tayo ng ink.
Then head clean muna tayo para maka higop naman yung head palabas naman doon sa nozzle niya. Yun guys, pakisuportahan nyo lang yung ating vlog dito na ating page, kasi ito namang ginagawa akong page na to is talagang vlog for a cause. Kasi bakit for a cause? Kasi to support my dialysis treatment, at the same time kung meron pa tayong extra, makasuporta din tayo dun sa mga ibang dialysis patient na talaga namang wala din. Kaya mahalaga na ma-monetize natin tong vlog natin. Yun lang, ang naging problema natin, merong music. So, sana naman hindi tayo ma-copyright ni Facebook. Okay. Matay tayo dun sa music. Sa vlog natin guys, pagka may music na, sana hindi tayo makapiright ang ating neighborhood ay may music. So siguro yun ang mahirap, i-mute ko na lang siguro to, then i-voice over ko na lang, kasi nga makapiright pa tayo. So post ko na muna to. Okay, so patapos na yung head cleaning process natin. Magta-try tayo mag-nozzle check. Hopefully, okay na yung printout para may sarado na natin yung unit. Naging problema rin natin yung background natin kasi may nagpapatugtog. So sana hindi tayo makapiright dito. Ayan, nozzle check muna tayo ulit. Also check pattern. Ayan, nag-flip na guys. So tingnan natin. Sana okay na yung ating ano, ang ating printout, kompleto na. Ayan. So wala pa rin. Try pa natin ng isang head clean pa. Head clean ko muna ulit to guys, pero pause ko muna. So guys, balik na natin to kasi wala na talaga yung magenta niya. Wala na talaga yung magenta. Kasi chine ko na yung nozzle niya ng magenta. Talagang wala na, barado na. So wala na tayong magagawa doon. Ginagamit na lang ito ng may-ari bilang ano, document printing na lang. So pinakikinabangan na lang dito ay yung black. So balik na natin yung cover. So hindi na natin maayos yung quality ng print nito dahil barado na yung muscle ng magenta. Anong order ni Bia? Balik kayo guys, ingatan nyo itong flexible ribbon.
guys for the last time. Kailangan, wala na yung error dito kanina kasi may kabit na natin yung scanner unit. So, dapat, mamaya pag nag-normal na tong power light, hindi na siya nagbi-blink, dapat wala siyang red light dito. So, ibig sabihin, okay na yung scanner unit, na-detect niya na okay. So, wala na yung error light niya. Yan ang gagawin naman nating ano guys, printing ay test print naman. So yan, test print naman ang gagawin nating printing, yung normal na printing ng document. So far okay naman yung kanyang nozzle check sa black. So gagamitin lang naman to sa document printing ng black. So okay na siya, magagamit na to printer na to. Hintay lang natin mag-normalize yung power light. So habang nag-analyze na rin natin tong glass, so yung guys, alcohol din lang pinalilinis ko sa salamin. So, punasan lang natin ang asahan. Lagi nyo i-maintain to guys, yung inyong glass ng inyong printer kasi dito nag-i-scan. So, dapat palaging malinis yung glass natin para walang mapahanong dumi dun sa ating printout. Ayan. So ito guys, normal na yung power light natin, hindi na siya nagbi-blink, pero wala rin siyang error code. So ibig sabihin, wala na, okay na yung scanner natin, na-detect na. So mag-test print naman tayo ng normal document printing. Dalawa agad. Dalawa yung print natin. So yan, nag-print na siya. So na-feed niya na yung papel, nag-print na. Wala namang lumabas na error. So tingnan natin yung pangalawang kopya. Yan. So okay yung first printout niya. Yan, meron siyang kumpleto yung text, walang guhit. So ito na yung pangalawang printout. Ayan. So yan guys. So, tingnan muna natin dito sa lens kung talagang okay na. So okay na yung black. Okay na yung printout niya. So, pwede na to. So, ito yung Epson L360 printer na ang problema niya kanina nakalagay dito is yan. Ayaw kumain ng papel. So, ayaw daw kumain ng papel. Ngayon kumakain na. Ganda na yung kanyang feeding. So, wala nang problema yung printer. Magagamit na ulit. Epson L360 printer. So paper not feeding, sold na guys. Yan. So kung nagustuhan mo tong video na to, pwede mong i-like tapos comment ka lang na nagustuhan mo, then paki-share na rin lang para mas maraming makaalam ng technique na to pagre-repair ng ganitong printer. And paki-follow na rin ako para updated ka sa aking mga future uploads. Okay, thank you.